Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin maya-maya is about yung tinatawag na conjugal property at prenuptial agreement. Pag-uusapan po natin yan maya-maya, promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about yung property relationship ng mag-asawa at saka yung tinatawag na prenuptial agreement. Sabi po ng batas, ang prenuptial agreement ay yung tinatawag na property relationship ng mag-asawa shall be governed by prenuptial agreement. So, ibig sabihin, yung mag-asawa pwedeng magkasundo kung paano nila i-manage, paano yung relationship nila sa property relationship, lalo na yung tinatawag na conjugal property. Dapat pag-uusapan po nila yan bago ang kasal. Kasi sabi ng batas, the property relationship between the husband and the wife shall be governed by their marriage settlement, but it must be executed before the marriage. Okay? Kasi kung after the marriage, tapos wala silang tinatawag na prenuptial agreement, yung batas ng Pilipinas ang masusunod, lalo na ang tinatawag na Family Code of the Philippines at yung local customs. So, yun ang masusunod kung walang tinatawag na property, yung tinatawag na prenuptial agreement ang mag-asawa. Ibig sabihin, yung prenuptial agreement shall be agreed by the parties before the marriage. Okay, pwede silang mag-absolute community of property, pwede silang magkasundo na yung kay lalaki lang, kay babae lang, or pwede silang magkasundo na yung kay lalaki kasama si babae, yung property ni babae kasama si lalaki. But kailangan magkasundo sila bago ang kasal. Kasi after the marriage, hindi na sila pwedeng magkasundo about yung mga property relationship nila. Kasi after the marriage, sabi ng batas, from the moment of the celebration of marriage, absolute community of property na yan kung walang prenuptial agreement. Ibig sabihin, yung default property relationship ng mag-asawa, ang batas na masusunod, yung absolute community of property kung walang prenuptial agreement. So, kung may mga properties po kayo, mas maganda, may prenuptial agreement bago ang kasal. Kasi after the kasal, bawal na magkasundo ang mag-asawa. Wala ng prenuptial agreement. Okay? Ang masusunod, yung tinatawag na absolute community of property. Sabi ng batas, ito yung very clear. Walang waiver of rights, walang waiver of the interest, walang waiver of the share of the absolute community during the marriage. Kasi yung mga waiver, yung mga agreement about the shares, about the conjugal property, kailangan susundin po yan. Dapat magkasundo sila bago ang kasal. Kasi after the kasal, yung mga waiver of rights, kailangan it shall be in a judicial separation of property. Okay? So, ibig sabihin, after the marriage, hindi na pwedeng magkasundo ang mag-asawa about sa waiver of rights, about the interest, kailangan dumaan sa korte. Very clear ang sabi ng batas, no waiver of rights, interest, or share except in case of judicial separation of property. So, ibig sabihin, after the marriage, hindi na pwedeng gagawa sila ng prenuptial agreement. Kailangan dumaan lahat na sa court. Ito yung tinatawag na judicial separation of property. Tapos, yung mga waiver of rights, during the judicial separation of property, kailangan it must be recorded in a public instrument and in the local civil registry and in the registry of deeds sa mga property relation. Ibig sabihin doon, yung prenuptial agreement, importante po yan kasi
kung walang prenuptial agreement, absolute community of property. Lahat po ng property ng lalaki kasama si babae, lahat ng property ni babae kasama si lalaki. Walang waiver of rest. Bawal po ang waiver of rest except kung may court order. Ito yung tinatawag na kailangan na may judicial separation of property. Ang tanong dito, ano naman yung mga conjugal properties na mag-asawa? Sabi ng batas, very careful ang word na ginamit ng batas. The absolute community of property o yung tinatawag na conjugal property shall consist of all properties ng mag-asawa at the time of the celebration of marriage. Ibig sabihin, kahit na yung mga properties before the marriage na acquired ni lalaki before the marriage, yung mga properties na acquired ni babae before the marriage or during the marriage are considered conjugal. Kasi from the moment of celebration of marriage, lahat ng mga properties na mag-asawa, there is what we call automatic conversion to community property. There is an automatic conversion. So dati, sa property mo lang yan, pag nagpakasal kayo, automatic conversion to community property. Ibig sabihin, kahit na nabili mo yan nung binata ka pa, yung bahay na yan, yung condominium na yan, nabili mo nung binata ka pa, kung nagpakasal ka, automatic converted yan into conjugal property. But may mga properties na nakuha mo nung binata ka pa, may mga properties na ikaw yung owner nung dalaga ka pa na hindi pwedeng isama sa conjugal property. Ano yung mga properties na hindi kasama? Una, yung property na acquired mo during the marriage by gratuitous title. Ano ba yung ibig sabihin ng gratuitous title? Ibig sabihin mga donations. So yung mga properties na nakuha mo by donation, binigay sa iyo ni ng magulang mo, okay, donation, hindi kasama yan sa conjugal property, okay? So for example, mana. Gratuitous title, mana. Galing sa tatay mo, namatay ang tatay mo, namatay ang nanay mo, mana. So may properties ka na mana mo sa magulang mo, hindi yan conjugal properties kasi very clear ang batas. Property acquired during the marriage by gratuitous title by either party. Kasi gratuitous, parang bigay, donation, mana, nakuha sa'yo through a last will and testament, deed of donation, hindi yan matatawag na conjugal property. Except, may exception. Pag yung donor, yung nagbigay sa'yo, or yung nasa last will and testament nakalagay doon, nakasama ito sa conjugal properties. Kung walang express statement, nakasama yan sa conjugal property, hindi yan kasama. Kung walang express statement, ibig sabihin, kung sa donation, walang nakalagay na parte yan ng conjugal properties ninyo. Kung walang nakalagay na ganun, ibig sabihin, hindi yan conjugal properties. I repeat, hindi kasama sa conjugal properties yung mga properties na na-acquired mo by gratuitous title like deed of donation, yung mga inheritance, hindi kasama yan except pag may express statement na kasama. Number two, yung mga personal properties mo, hindi kasama yan. Yung for exclusive use mo. Ano yung mga personal property for exclusive use? Like for example, your underwear. Okay? Your underwear is not considered a conjugal property. Kasi very clear, oh? Personal property, exclusive use lang. Ibig sabihin, ikaw lang ang gagamit. Toothbrush. Hindi yan tatawag na conjugal property kasi exclusively use mo lang yan. But may mga exception na kahit exclusively use mo, matatawag pa rin na conjugal properties like jewelry. Yung jewelry are considered conjugal property kasi may value yan. Okay? But yung mga properties that is only for your exclusive use, hindi yan conjugal properties. And number three, yung mga properties acquired mo before the marriage of either spouse and you have a legitimate descendant sa first marriage mo. If you have a legitimate descendant of your first marriage, yung mga properties na acquired mo during your first marriage, tapos namatay na yung asawa mo, nagkasal ka ulit, yung conjugal properties of your first marriage, hindi yan matawag na conjugal property of your second marriage. Okay? Iba ang conjugal properties mo of your second marriage, iba naman yung conjugal properties mo of your first marriage. I repeat ha, number one, yung properties acquired by gratuitous title, hindi kasama sa
conjugal property. Number two, yung mga properties na for personal use, exclusive use, except jewelry, yan, hindi kasama yan sa conjugal property. And pangatlo, yung mga properties na acquired mo during your first marriage and you have a legitimate descendant, may anak ka sa first marriage mo, tapos nagpakasal ka uli, hindi matatawag yung conjugal property mo sa first marriage, hindi matatawag na conjugal property of your second marriage. So very clear po yan, yung tinatawag na conjugal properties, very clear po yung tinatawag na prenuptial agreement, then yung mga waiver of rights ng mag-asawa. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.